usong-uso ngayon ang tinatawag na e-wallet. Hindi na kailangan ng pera para sa kung ano-anong mga transaksyon. Pero ingat lang at baka kayo ma-scam. Usong-uso ngayon ang pagpapa-cash-in o yung pagpasok ng pondo sa tinatawag na electronic o e-wallet na negosyo ng tinderang si Gina. Pero kamakailan lang, tila muntika na raw siyang mabiktima ng nauuso rin ngayong cash-in scam. Ang kanya kasing customer, pilit daw na nagpapasok ng 5,000 pesos sa isang e-wallet kahit wala naman daw itong iniaabot sa kanyang cash na pamalit. Kunin ko muna yung bayad kasi marami kasi nangyayari sa ano na ano. Ay, ganun? Oo. Hindi, isisend ko rin naman pagbigay mo sa pira eh. Ha? Kasi di naman pwede isend ko tapos di ka pa nagbigay sa akin ng pira eh. Malaki itong 5,000 to. Sino bang magbibigay ng pira? Ako po. Okay, oh, opo. Ay, i-process niyo lang daw. Ay, wala akong nakikita sa yung pira, mami. Paano ko i-process? Marami kasing modus na ganyan ngayon eh. Naghinala na ako na parang iba. Doon ako nag-video kasi may nangyari na kasi sa akin noon. Nasa yung pira? Opo. O, akin na. Isi pare, isi. May send ko na sa kanya. Oh, sige po, ate. Salamat. Baka scammer. Kaya ko na i-post siya kasi ang purpose ko po noon is awareness ng iba. Hala, oy, dito sa amin, nag-away-away na dahil dyan sa pag-cash-in sa mga scammer. Kanda utang-utang. Daming modus ngayon, mga maliliit na tindahan pa madalas ang naapit. Daming ganyan, biglang mag-text tapos sasabihin nanalo at magpapakashin ng pera. Huwag kayong maniwala dyan. Ang babaeng yun, una raw nagtangkang magpa-cash-in sa tindahan ni Peter. Sabi niya sa akin doon sa lalaki, nakausap. Sabi niya, sir, katulong ko yan, magpapadala sa akin yan ng 5K. Pagka-cash-in, bibigay sa akin yung number. Kukunin ko yung pera. Bibilahin ko. Pagkabilang ko, saka ako i-cash-in na sa kanila. Akin na yung pera mo na 5K, saka natin isesend. Kuya, sabi niya, babalik na lang ako. Hindi na siya bumalik. Sino ba ang babaeng pinaghihinalaang scammer? Ang babae sa video na nagpapa-cash-in, natuntun namin at lakas loob na nagpa-interview si Vicky. Pero paglilinaw niya, hindi raw siya manluloko. Hindi ko po magagawa yun. Hindi po ako marunong loko. Wala po talaga ako kasalan. Nabiktima lang din. Si Vicky kasi, biktima rin daw ng isa pang scam. February 5 daw, nung nakatanggap si Vicky ng text. You have about 350K. Natuwa naman po ako. Pwede magnegosyo, bumili ng bahay or lote. Pero nung nireplyan daw niya ang nag-text kung paano kukubrahin ang 350,000 pesos, sinabihan daw siyang kailangan muna niyang magpasok ng pera sa e-wallet nito ng halagang 5,000 pesos. Hindi po ba kayo nanluloko ng tao? Sabi niya, attorney po ako, hindi po marunong manloko. Hanggang si Vicky, naghanap na nga ng tindahan kung saan siya magpapa-cash-in. Kunin ko muna yung bayad kasi marami kasi nangyayari sa ano na ano. Ay, ganun? Oo. Hindi, isisend ko rin naman pagbigay mo sa pira eh. Ha? Eh di habang kausap ko po si Gord, kausap ko po si lalaki, aligaga ako. Parang hindi ko maintindihan kung sino yung paniniwala ako. Nandito lang naman ako, di ko naman pwede itakbo sa'yo yun. Hindi naman ako tatakbo ate eh. Okay nga eh, pakita mo muna sa akin yung 5,000 kasi marami kasing modus na ganyan eh, 5,000 to. Hindi maiprocess sa akin ni babae yung pera. Tapos sabi ni ano, ni sir, umalis ka dyan. Ako naman si tanga, na natulala na ako sa pangyayari na. Oh, sige po ate, salamat na. Dahil sa pag-upload ng video, si Vicky pinutakte ng bashing. Kaya ang mister niyang si Jomar, masama ngayon ang loob dahil sa nangyari. Hindi po talaga namin magagawa yun. At nakakaano lang kasi, maling tao ang pinagbibintangan. Yung asawa ko na yan, yung pag-isip niya, hindi niya kaya ang pag-isip natin. Madali siya mapaniwala, mabasher. Grabe, parang nyo na kaming pinatay. Alam po namin sa sarili namin, wala kaming ginagawa. Galinis pa ang konsyensya namin. Eh kung gusto nyo po na ebidensya, ito na po ang nire-request yun sa mga basher po. Ito po yung ginamit na cellphone. Ito yung combo nila. Tapos andito po yung tawag, call log. Si Attorney Jimuel. Ayan po yung mga incoming call. Nung linggo, February 5, 2023. Alauna, 14 ng hapon. Alauna, 25 ng hapon. Alauna, 29 ng hapon. Alauna, 48 ng hapon. Tapos yung nakahuli, 2:07 p.m.
Dahil sa nangyari, takot tuloy ngayon si Vicky na lumabas ng bahay. Nakakahiyalap. Hindi ko naman alam na ganun yung kausap ko na scammer pala. Pero bakit kailangan ikalat? Gusto ko na pabarangay kasi isip ko kawawa rin si ate. Malinis lang ang pangalan namin. Marami kasing modus na ganyan. I-5,000 to. Kung nag-upload at libelous, may paninirampure, nilabel mo na nga siya na scammer. Dalawa na nilabag mong batas. The anti-wiretapping law, nag-record ka ng private conversation, and the crime of libel through social media. Ang parusa sa cyber libel ay maximum of 8 years. Si Gina naman, agad kumabig, dinelete ang viral video at nag-post ng isa pang video para ipaliwanag ang nangyari. Kung sino po yung mga nakapanood niyan at saka yung may hawak ng video, please pa-delete na lang po kasi nakausap ko po mismo si ate. Isa lang din daw siyang biktima sa scammer. Kay Ma'am Vicky, humihingi ako ulit ng pasensya kasi wala akong masamang intensyon. Samantala, para makausap ang totoong ng scam sa kanila, si Jomar sinubukang tawagan ang number ng nag-text. Yun. Hanggang sa nag-ring, may sasagot kaya? Sinong lang di, hindi naman talaga sinasagot eh. Yung number ko, yun ang tumawag, yun, nag-ring. Ang ganitong modus, umabot na rin hanggang Iligan City sa Mindanao. January 7 daw, nung nakatanggap ng tawag ang 52 anyos na si Iday. Nanalo daw ako sa game show. Ay, salamat po! Sino bang mag-akala 25,000 na yun? Sakto, lalo't malaking bagay raw ito para makabangon sila sa buhay. Nasunugan kasi sila nung lamang nakaraang taon. Pero bago raw ma-redeem ang premyong 25,000 pesos, si Iday kailangan daw munang mag-cash in sa caller ng 4,000 pesos. Sabi niya, nandito yung pera sa akin, ma'am. Kaso, padala ka muna bago kita padalhan. Nagpunta naman ako dito sa baba. Sabi niya, 1K. Ay, hindi pwede. Punta naman ako sa kabilang pangatlo. Hindi, dahil siya pumayag. Pang-apat, doon na siya nakabiktima ng 4K. Sabi niya, padalhan niyo muna ako ng 4K. Ibabalik ko sa inyo 25,000. Si Iday, nabudol na. Naghintay naman ako. Wala. Sabi ko, wala naman. Ma'am, alis na lang ako. Sabi niya, huwag kang umalis. Nahulugan siya ng pera. Akala ko yung hinulog niyang pera napapunta sa akin. Eh, hindi naman pala. Napunta sa kanya. Hanggang sa nagpatawag na ng pulis. Parang inaatake ako sa asma ko. Diyos ko, baka makulong na ako. Sabi ng pulis, wala naman akong trabaho daw. Ano lang ang makaya ko maibigay, maibayad yung land, tagi-tagi, hindi yung bulto. Mabuti na lang 4K. Kung 25,000 yun, saan ako magkabayad? Tapos hindi na ako nakabili sa maintenance ko na gamot. Isang buwan din kami hindi nakakain noon. Nag-akyat pa yung mga anak ko sa puno para lang magkuha ng madang, maipagpalit ng bigas. Hindi ko alam bakit ganito. Ayun lang nangyari sa akin to na nangingiskam kayo ng tao, mahirap din. Tapos pinapakain nyo sa mga anak nyo, pinapakain nyo sa asawa nyo, hindi maganda yan. Since 2020, nagkaroon tayo ng mga online tracing app na nagre-register tayo. Pagpasok natin sa mga establishments, ipipill up tayo ng form. And hindi naman natin alam kung secured ba itong lahat ng ito. Yung presence natin sa social media, nandiyan din yung ating mga personal information. Ang ginagamit ng mga scammers is prepaid numbers. Wala itong registration sa mga telco na mahirap matrace. Isa raw sa mabisang paraan para maiwasan ang ganitong scam, ang pagsasabatas ng SIM Registration Act. Makakatulong po ang SIM registration natin para matunto o ma-identify po yung mga nagpapalaganap na mga tech scams. Kasi pag nakaregister na po yung SIM, malalaman po ng ating mga law enforcement authorities kung sino yung gumagamit po ng SIM na yon. Samantala, para maayos ang kanilang gusot, sina Vicky at Gina nagharap sa barangay. Nisip ko talaga na scammer kasi ba't nga naman magpakashin na wala siyang pera. Tapos kaya ko pinost yun kasi inisip ko baka mamaya pupunta sa ibang tindahan. Hindi ko naman alam na ganun po yung nangyari sa kanya. Parang concerned din ako sa iba pa. Ang concerned ko sa iba, yes. Kami po na bumagsak lahat. Yan na yung mga nag-cancel ng order ko. Wala po ng tiwala. Kahit araw-araw ko na sila nakikita. Nagkausap kami ni ma'am, dinilit ko na agad yun eh. Kaso di ko alam na nakuha na pala ng ibang vlogger din. Nag-public apology na kayo. Kasi naawa din po ako sa kanya, ma'am. Magiging aral din sa'yo, te. Tingin for you click. Alamin niyo muna ha. Ikaw, nangalaga ako pangalan ko eh. Dami, dami. Aminado naman kami. Dapat magnyari sa'yo. Sa inyo po mag-asawa, humingi talaga akong pasensya. Humingi akong pasensya. Hindi ko naman talaga ugali yung intention na magsalita na yun. Galit ko lang yun. Anong dapat nang mahuli? Yung talaga nga muna. Magkasundo na... Kasi pare-pares naman kayong biktima dito, di ba?
Idinulog din ni na Vicky ang kanilang kaso sa PNP Laguna Cybercrime Unit. Yung po nare-receive natin na mga text messages na nanalo po tayo, huwag po tayong basta-basta maniwala dahil kung hindi naman po kayo tumataya, eh, paano kayong mananalo? Huwag po tayong magbigay ng personal information kahit kaninong tao dahil dito po nagsisimula yung pang-scam eh. Huwag nyo pong i-click-click yung mga link na pinapadala nila dahil may possibility po na ma-installan yung mga gadgets na mga intrusive application. Sa mga scammer, po, lumaban po kayo ng parehas. Buhay ang pinaglalaruan nyo. Para kumita, kailangan nyo manloko. Sa hirap ng buhay ngayon, sino ba ang aayaw sa ganitong mga instant papremyo? Pero ingat-ingat lang po dahil naglipa na rin ngayon ang mas nagiging malikhain pa na mga manluloko. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.